Ang galing niya lumapit sa mga tao, ang galing niya lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa peso, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Ito kaming maririnig sa inyo na ano? Na para sa bayan naman, puro sarili. Pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan. Yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manileño, eh sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits. Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toits. Pag-usapan natin. Ito si ano, si Spooks Harry Roque, mga kababayan. Kasi ito, pinag-uusapan siya dito sa ano, sa grupo ng ano, grupo ng mga Young Guns Block dyan sa House of Representatives. Ito yung mga bata pa na mga representante dyan po sa bababang kapulungan, at pero nga silang tinatawag na Young Guns Block. Yan po. At ito, pinagtatawa na nila itong si Harry Roque. Kasi ayon kay Harry Roque, si Sara Duterte raw ang tunay na presidente. So sabi nung ano, nung Young Guns, itong membro ng Young Guns, tila ba binabangungot itong si ano, si Harry Roque, mga kababayan. Ito, members of the Young Guns Block in the House of Representatives can't help but poke fun at former presidential spokesman Harry Roque for proclaiming in a Dumaguete prayer rally that Vice President Sara Duterte is the true president of the country. Yan ba yung pinagsigawan kasi ni Harry Roque dun sa, ano, sa Dumaguete? So itong post na itong, ano, itong post ng Manila Bulletin, nakakuha ng 1,500 reactions, at halos lahat yan mga kababayan natatawa lang dito sa ano, sa sinasabi ni Harry Roque. So pakinggan muna natin itong Young Guns, yan po sa ano, sa Congress. Yes, I'll do about the issue. Umpisa natin. Tingnan ko ano, si Secretary Roque, ano, he must be dreaming, ano, parang binabangungot para sa Secretary Roque. Hindi si suportahan ng ano, no? Hindi si suportahan ng Pilipino yung gusto nilang mangyari. Yes, I do not about the situation, no? But trying to confuse people. Sino ba binoto ni Harry Roque sa presidente? At sinasabi nila si Sarah yung BP yung tunay ng presidente. So I guess, hindi maging bugod. Pangalawa, yung allegation of cheating, matagal na po yan sinasabi, no? Nung isang abogado. At it's trying to be relevant. No, nowadays, hindi ko po alam kung anong rason niya kung bakit sinasabi ang mga ganong statements. Alam natin, alam po ng masa na nanalo po si Pangulong Bongbong Marcos ng 31 million. Sa yung GD doon? Yun na lang po yung tanong natin. Balik natin na tanong sa akin. I sure don't po. It's even laughable to think na for somebody who has served the government, no, to even insinuate that the real president was Sara Duterte. I mean, is he trying to create a parallel universe here? I mean, we simply cannot relate, no? But it's preposterous to even begin with talking about that. Plain and simple absurdity. Alright, so yan mga kababayan, yung ano, yung sinabi ng mga young ones. So young, ano ba? Young ones ba? Young guns. Yung ano, young guns yan po sa ano, sa Congress. Talaga namang natatawa lang sila dito kay Harry Roque, at sabi nga eh parang gusto ata maging relevant ni Harry Roque na tutusin eh itong sitwasyon ngayon ay irrelevant itong si Harry Roque na po nagpupumilit lang maging relevant ngayon. At ako ano, sinisigaw dyan sa kanilang mga rally, sa may isog rallies dyan sa ano, dyan sa iba't ibang lugar. At sa Dumaguete nga, nagbitaw siya ng salita ng totoong presidente raw ay si Sara Duterte. So, sabi nga, binabangungot nga daw itong si Harry Roque, sabi na itong mga batang mga kongresista dyan po sa mababang kapulungan.
At ito, pakita ko sa inyo mga kababayan. Itong ano, itong video diyan sa Maisog na kung saan ito nga si Harry Roque mga kababayan ay nagsalita. At kung ano ang pinagsasabi diyan. Ito, pakinggan natin. Itong sinasabi nung kanilang vlogger, kasi sa totoo lang, hindi na abogado tingin ko rito eh. Lalong-lalong na sa mga sinasabi niya. Diba? Alinaw-lino naman, nananalo si Marcos, tapos sasabihin niya rin sa rally, si Sara Duterte raw ang tunay na presidente. Ano ba ito si Harry Roque? Ano, nabobo na ba ito? O baka naman na nagpipenta nila rin ito, kasi lagi na nandun, lagi na kasama yung mga kasama niya rin. Baka naman napipenta nila rin. Ito, napanggan natin si, ano, si Harry Roque. Maisod pa rin ang Tagalog yan. Palakpakan natin! Matapang! May paninindigan! Attorney Harry Roque. Woo! Mabuhay po ang mga magigiting na taga-Dumaguete. Mabuhay po ang Republika ng Pilipinas. Mabuhay po si Tatay Digong Duterte. Presidente ng Pilipinas, Sara Duterte! Narinigin mo. Nakapenta nila ito ito eh. Kaya mabuhay ang tunay na presidente ng Pilipinas, Sara Duterte! Diba? Mangag ba ito? Hindi kaya nakapenta nila ito. Pero yun yung tama mo yung sabihin niya na ano, na ano raw. Si Sara Duterte raw ang, ano, ang talagang presidente, ang tunay na presidente ng Pilipinas. Eh, di ba bangaga? Ang sinasabi natin, nadikit ka lang dyan, sumasama ka lang dyan sa mga rally-rally dyan. Kung ano pinagsasabi mo? Wala na, nasira na ata ulo nito nino eh, ni Harry Roque. Ha? Ang sinasabi siya, ingat-ingat po kayo sa sinasamahan ninyo, baka kasi ma-impluensya kayo ng ano, na kung ano-ano. Eh, sinasamahan mo dyan, napabalita na nagpipenta nila eh. Oo. Baka ikaw, nagpipenta nila ka na rin, kaya kung ano ang sinasabi mo. Sabi nga nung isa doon sa Young Guns eh, ano, binabangungot ka na, Harry Roque, kung ano ang pinagsasabi mo. Wala na, nababalik na mga kababayan. Eto mga bangag. Ano yung sinasabi sa Presidente Marcos sa bangag? Pero tingnan nyo yung mga salita ninyo kumpara sa mga speeches ni Presidente Marcos. Eh, layo-layo nung sinasabi ninyo, doon sa sinasabi niya, kasi yung sinasabi niya, maayos naman, pero kayo, ha, kunyari, feeling, ano kayo, feeling okay kayo, feeling matalino kayo, feeling relevant kayo, sabi nga nung isang young guys, gusto kasi maging feeling, gusto kasi maging relevant ni Harry Roque, kaya kung ano sinasabi niya, para yung salita niya, siguro nangangarap na, na maging senator. Kasi nga hanggang ngayon, hindi pa siya ano eh, hindi pa siya sinasama sa ticket ng ano eh, ng grupo nila eh. Ewan ko lang kung i-endorso ito ni dati Pangulong Duterte na maging senator kasi nag-endorso na sila ng senator pero siya hindi kasama. Oh. So, siguro talagang sumisip-sip ito kay Presidente, kay dati Presidente Rodrigo Duterte para maisama siya sa listahan. Ha? Lalong-lalo na pagdating pa ng ano, ng election sa pagka-presidente, baka sumisip-sip kay Sara para magkaroon naman ng posisyon sa gobyerno. Diba? O he's trying to be relevant kahit hindi naman talaga siya relevant. Sakit naman. Grabe naman itong mga young guns ng Congress. Diba? Naka binabangungot. Para nga daw siyang nasa parallel universe. Ano ka? Nasa parallel universe. Si Presidente Marcos ang pinili ng taong bayan. Nung kami sumuporta kay Isko, kinahapunan nata, no, no, kinabukasan, hindi ko na matandaan eh, nag-concede agad si Isko Moreno. Sabi niya, si Presidente Bongbong Marcos ang pinili ng taong bayan. So, supportahan na lang natin. Kaya ako bilang Isko niyan, sumusunod lang ako doon sa sinabi ni Yorme. Wala ka naman talaga dapat supportahan kundi etong gobyerno. Di ba? Move on na tayo. Eto mga to, ba't hindi makamove on at hindi makapaghintay ng kanilang ano, ng kanilang panahon para maging presidente. Ngayon pa lang,
Nisigaw na ni Harry Roque, ni Sara Duterte raw, ang presidente ng Pilipinas, ang tunay na presidente ng Pilipinas. So sabi nga, eh, wala na. Binabangungot na itong si Harry Roque at kung ano-ano na yung sinasabi. Baka nga naka-fentanyl. Baka tumitira na ng fentanyl itong si Harry Roque. Diba? Alinaw-linaw naman eh. Oh. Tapos si Sara Duterte nando naman sa inauguration. Si Harry Roque lang nagsasabi no, pero yung iba si Sara mismo, hindi naman yung sinasabi na siya yung tunay na presidente. Si Harry Roque lang. So wala na. Totoo lang guys, nababaliw na. Nababaliw na ito nga si Harry Roque. Baka ito na talaga yung bangag. Sigaw siya ng sigaw na ang bangag eh, si Presidente Marcos, pero lumalabas siya yung bangag. Sa inananaginip ng gising. Diba? Kaya mga kababayan, napaalala ko lang, pagdating po ng 2025, kung tatakbo itong senator, eh, ilagay unang-una po sa listahan ninyo, ha, na ekis. Unang-una po sa listahan ninyo, na ekisan ninyo, ay walang iba kundi si Harry Roque. Ito po kasi bangag na ito, mga kababayan, wala na po sa ayos. Alright, papakita ko po sana sa inyo yung buong video, kaso wag na. Wala tayong matututunang maayos dito kay Harry Roque. So yun lang mga kababayan, share ko lang sa inyo yung sinabi ni Harry Roque na pinagtawanan lang ng ilang mga batang mga congressman at maging tayo. So, yung mga ganitong klaseng statements, hindi na dapat pinaniniwalaan at hindi natin binibigyan ng pansin. At yung mga ganitong klaseng tao, ito yung mga hindi dapat natin ano, binibigyan ng pagkakataon para maglingkod sa ating bayan. Dapat ito mga kababayan, ekis po. Ekis natin to si Harry Roque. Pero wala na po sa ano, wala na po sa ayos talaga sa totoo lang. Alright, so ingat po tayong lahat. God bless po.